Sa wakas, natuloy na rin tong overnight natin. Huwag mo naman masyado ila kasi nagyayabang na to isang kaibigan natin eh. Hoy, ako lang to. Ako lang to na pinayagan na sa overnight after years of trying to convince them about this. Tama na, baka mamaya last na natin to ah. Kapag nangyari yun, kay Ali yung sisi. Si Ali na baka pinapayagan na dati pa pero tamad lang talaga tayong kasama. Si Ali na siguro mas gusto kasama ang jowa kaysa sa ating mga kaibigan niya. Sige, pagkaisahan niyo ako, hawak ko tong mga skincare products ninyo. Ito naman, alam mo naman buhay namin yan? Parang ewan so, joke lang. Joke as in J-O-K-E. Ewan ko sa inyo, mas mahal niyo pa nga yata itong mga to kaysa sa akin eh. Ay, ang galing! Paano mo nalaman? May first time naman hindi sinabing mali si Ali. Buisit kayo, matutulog na lang ako. Wag! Bago matulog, mag-skincare muna. Eh, yan na naman kayo eh. Girl, magbagong buhay ka na, gamitin mo na to. Tama, like, gamitin mo na to kasi sa'yo na nanggaling na hindi mo na naalagaan yung skin mo. Alin? The Garnier Overnight Serum! This overnight serum can repair the skin and recover at night because it has 10% pure ascorbic acid. It can limit the reappearance of dark spots and give a more even skin tone. This is suitable for all skin types pero syempre magpapatch test ka muna. Also, may mangyayaring 24-hour live stream marathon ang Garnier sa TikTok on September 26. Right, Marielle? Antik, kinakausap kita, hoy! Visit tong si Ali, tinulugan tayo. Uy. Gisingin mo at hindi pa ako tapos mag-usap. Uy! Uy, naantok ako. Yan si Pickles. My wife, my life, my everything in between the universe and the earth of the solar system. Charot. Si Pickles ay madaling inisen, pikunin at asarin. Gaya nito. Pickles! Ayoko. Ayoko itang kausapin ngayon, love. Ayoko. O, diba? Hindi pa nga ako nagsisimula sa gagawin at balak ko, lumalaki na yung butas ng ilong niya to the point na nakikita ko na yung bungo niya. Isa lang eh. Alam ko na yung mga ganyang panimula mo, iinisin mo na naman ako. Hindi ka pa ba inis sa lagay na yan? Gusto mo ba tanggalan kita ng ngipin, ha? Simulan na natin ang operation, pikunin si Mrs. Nananakit bang masamang damo? Isa. Patay. Nagbilang na. Eh, matigas ang ulo ng asawa. Yung Honda City ba pwede sa probinsya? Dalawa! Napupundi ba ang ilaw ng tahanan? Yung triba kapag nagalit, puno na siya. Eh yung pantalon, pwede rin ba ipanglakad? Pwede na ba magsalita sa hearing? Ano kaya waistline ng korte? 2.5, huwag mo lang talaga paabutin to ng tatlo na ko, Ramon, sinasabi ko sa'yo. Binalad ba ang tawag sa taong sinampal? Artista na ba ang araw kapag sumisikat na siya? Natapunan ka ng toyo, may toyo ka na ba? Saan ka pupunta? Kuha ko ng toyo at itatapon sa'yo kasi ang lakas na naman ang toyo dyan sa utak mo. Love naman eh! Ano? Sardinas may ligo pero bakit ikaw wala? Nasaan na ba tsinelas ko? Okay, babay na. Bakit ko ba siya pinakasalan? Kasi walang ibang naliligaw sa'yo, B. Ako lang. Roman! Pickles! Pickles! Ano? Ayoko na, nakasimangat ka ni. Ano? Hmm? May kulangot ka po. O diba, kaya mo ako pinakasalan kasi nauuto kita. Visit ka! This is just one of the reasons why I love her so much. Eksima ng kanyang pasensya, pero alam ko mahal na mahal niya ako. Di kita mahal. Mm-mm, don't listen to her. Ganyan yung mga linyahan ng mga taong pikon sa taong mahal nila. Mm. Ba't ka tumigil? Hindi ko kaya. Ano? Hindi ko siya iiwan. Ayun naman! Sira ulo yung lalaking yun. Mamamatay tao yun. Before he became like that, inalagaan at minahal niya ako. Para siyang isang anghel na pinrotektahan ako by killing the criminals. Wala rin siyang pinagkaiba sa kanila. Tyrone, mahal ko siya. I'm sorry. Vander, ba't ka bumalik? Malaya ka na, Ayi. Bakit mo ko binalikan? Vander, kaya ko magulat para lang makasama ka. Pero masama akong tao. I know. Pero mahal na mahal kita. Sobrang mahal kita. Kaya dito lang ako sa tabi mo. Okay? Ay. Hmm? Mahal kita. Mahal din kita. I know. Kaya pinapalaya na kita. Ano? Anong ginawa mo? Ginawa ko lang ang pabor na hiningi niya. He told me to end this life. Sabi niya hindi ka magiging malaya kung patuloy ka nasa tabi niya. You'll never be safe with him, Ayi. Kamuhian mo ako habang buhay, wala na akong pakailang.
Pero gagawin at gagawin ko pa rin yung hiningi niyang pabor dahil mahal kita. Dahil mahalaga ka sa akin. Hindi ko kailangan yan. Sana pinatay mo na lang din ako. Tabi. Ayoko nga. Ang laki lang ng daan tapos ako'y mag-a-adjust. Utot mo. Do you even know me? Eh ako, kilala mo ba ako? Hindi. Patas lang tayo. Hindi kita kilala, hindi mo ako kilala. Ngayon, kung yayabangan mo ako sino ka, aba, hindi ako interesado. I'm Aziel. Sabi hindi nga ako interesado yung bantot ng pangalan mo. You're talkative. And you're ano, you're handsome. Shucks, yun ba yung alam kong English? I'm handsome? You're... Putik, ano ang English nung mayabang? Good looking. Yes, you're good looking. Sira ulo, hindi naman yata yun eh. I just answered your question though. Dudugain mo pa ako ha. Kahit bobo ko, hindi naman ako ututo. I'm actually the owner of the school. May ba? Pasensya na. O ayan, daan ka na kamahalan. Huwag mo akong paalisin dito sa school ha. Mati na tayo. Akala ko ba hindi ka ututo? Ha? What I said is not true. Pa isang bat, madali. What's your name? Interesado ka na sa akin no? Sabi ko na nga ba? Bobo lang ako pero alam ko maganda ako. I'm Vera. I'm asking for your name just in case I can ban you in my properties. Ban you? Gaga, ano ban you? Naiihi ka ba? Doon ang ban you. Alam mo ba yon? Ban you is CR. Comfort room. O diba, alam ko yan. Kaya pala parang galit ka nung pinapatabi mo kanina. What? Masamang magpigil ng ihi, pre. Gwapo ka sana pero medyo engot ka sa directions tsaka health matters, no? Gusto mo bang i-educate kita? Turuan kita magmahal? Crazy. Baliw man ako sa paningin mo, mababaliw ka rin sa akin, I thought you're not interested. Bawal magpakipot? Eme lang syempre. Gusto ko rin naman magka-jowa lalo na kakatapos yun ng Valentine's, no? Then happy Valentine's. I love you too. What a crazy girl. Crazy boy Kareen! Let's be crazy! Crazy in lababo! Te, kakain na tayo sa labas. Diyan lang tayo sa mall, oh. Ba't kailangan pa mag-dress? Eh gusto ko eh. Tsaka kakabili ko lang nito. Alam mo na maitamba ko lang sa closet ko. Ang sabihin mo, nagpapaka-extra ka lang. Okay, we're not having this conversation again, Lina. Baka mawala lang ako sa mood at mabad trip sa'yo. Hindi! Pag-usapan natin to ngayon. Lagi ka nalang kasing ganyan tuwing nagala tayo eh. Ano? Buti pa ako, naka-t-shirt at maong pants lang. Okay. Tapos ba't kailangan pa mag-makeup? Naka-eyeshadow ka po. What if gayahin mo ako? Simple lang. Natural, walang halong chemical. Ba't ka tumatawa? Gusto mo ba ng medal for being simple and natural without halong chemical? Marami ako sa bahay. Don't be sarcastic, Denise. Ano bang gusto mo iparating? Na masyado kang overdressed. Nagpapapansin ka ba sa mga lalaki? What? Nagpapapansin? Ginagawa mo ba to para lahat ng mga lalaki tignan ka? Kahit sa school naka-makeup ka pa. Attention seeker. Insecure. Ang sabi mo, Denise? Ako? Insecure? What? Are you mad at me for calling you an insecure best friend? Bawiin mo sinabi mo. Totoo naman eh. Attention seeker ka. Maarte. Gustong-gusto na tingnan ka ng mga lalaki. Kaya siguro ikaw yung nagustuhan ng taong gusto ko dahil ganyan ka. OMG! So this is all about Trey. Your guy best friend na crush mo. Well, hindi ko kasalanan na gusto niya ako. Kahit close kayo nun, ayoko siyang kilalanin. Wala akong pakialam sa kanya. Nagsusuot ako ng mga ganitong damit and I'm wearing makeup para mas maging confident ako. I satisfy myself. Excuse me. You deserve that slap for insulting me. I can't believe I befriended someone like you. Well, congratulations, Lina. You just lost someone who treasures you so much. You just lost me. Oh, Lina? Trey, may kasama ka? Si Denise kasi iniwan ako. Hindi niya na ako tinuturing na kaibigan. Huh? Bakit? She likes you too. Gusto niya ako? Sabi niya hindi niya maatim na close tayong dalawa. Mas pinili ka niya kaysa sa akin. Sama niyang kaibigan. Pinagsasalosan niya ako. I can't believe her. May gusto siya sa akin?
Oo nga, Paul't ulit. Eh, may boyfriend niya siya, Lini. Ha? Huh? Si Sam? Yung basketball varsity player? Umamin ako sa kanya kahapon, kaso siya rejected me. Ang harsh na mga sinabi niya sa akin, ha? Wala raw siyang paalam sa feelings ko. Kaya di ako naniniwala may feelings siya sa akin. In love na in love siya kay Sam, eh. I messed up, Ray. What? I messed up. Let's go, babe. Ano yan? What? What the heck are you wearing, John? Damit. Nakikita ko nga, pero polo na pang tito and a denim jeans and... What the heck is that? An old shoes? Parang dalawang generations na yata pinagdaanan yun ang pangit. Don't insult my rubber shoes, pinag-ipunan ko to. Tsaka Sarah, I don't see anything wrong with my clothes. Wala ko meron. You're meeting with my friends, not with your trashy buddies. Baby, look dirty. Presentable ako tignan. I know what I'm wearing and we just have a different style. You know what? Let's go shopping. Baguhin natin lahat ng mga damit mo. You should wear shorts or those decent button-up polos. Ayoko. Komportable ako sa ganito. I feel more confident kapag ganito ako. They will laugh at you. Bakit? Kasi ganito suot ko. Parang yun lang? Eh ano naman kung tawanan nila ako? Eh ganito gusto ko suotin eh. You don't understand. Ano ba hindi ko maintindihan, ha? Sige nga, Sarah. Ano yung hindi ko maintindihan? Yung itsura mo, tsaka yung pananamit mo. It matters to me because you're now carrying my name. Ano na lang sasabihin ng mga bago kong friends sa akin kapag nakita nilang ganito suot mo? Magiging katatawanan ako, John. Ah, so this is about you naman pala. Mas importante pa yung sasabihin nila. Eh, hindi ka man ganito dati, ah. Sabi mo, you love the way I present myself. Anong nangyari? Siyempre, nagbago na ako ng lifestyle because of my new friends. I mean, they are popular and... I can see that. Ang hirap mo naman pakisamahan, John. Kung ayaw mong baguhin kita, pwes magbabago na lang ako ng boyfriend. Okay. What? Kung babaguhin mo ako dahil sa opinion ng mga kaibigan mo, maghanap ka na lang ng bagong dadalhin sa kanila. I'm just helping you. You're not helping me. Ginagawa mo akong manika just for you to look good in front of your new friends. You're kind of ruining me, Sarah. E di mag-break na tayo. I think mas maganda ako tignan kung wala ka kasi you're bringing my status down. Okay. John? Sarah? Kamusta ka na? 5 years na yung lumilipas pero ganyan ka pa rin manamit. You still look dirty. My gosh, you haven't changed a bit. Napapag-iwanan ka niya ito ng panahon. Pero ako hindi ko siya iiwan. Excuse me? Hi, I'm Ayla. John's fiancé. Finally, na-meet din kita, Sarah. Oh, sorry. Kilala kita kasi nakwento ka sa akin ni John before. So? So, hindi niya kailangan ng opinion mo. Shut up. No, you shut up. Ikaw yata hindi nagbago, miss. Talim mo pa rin magsalita. Bakit? Importante pa rin ba yung sasabihin ng mga friends mo kapag nalaman nilang ganito pa rin ang style ng fiancé ko? Ng ex mo? John? Oh, don't ask for his help. Hindi kanya tutulungan. Well, kapag ex na, bawal na magmakapalang mukha. You know, Sarah? I'm sorry, pero I'm very happy na nakipaghiwalay ka sa kanya. Kasi I get to see him every single day and appreciate John for just being himself. Kaya umalis ka na dahil ang sakit mo sa mata. Whatever. Whatever. Mahal, you don't need to cook na nag-order na ako. Amo. Chincha? Eh? Patagdagin din na ice cream, please. Inuubo ka ni. Jebal. At sinapian na naman po siya. Visit ka, hindi ako sinapian. Papakita ko. Anong k-drama na naman ang pinapanood mo at nagko-Korean ka na naman? May I help you? Huwag na, dyan ka na lang ako na lang maghahain ng mga plato. Mahal, may I help you yung title ng pinapanood kong k-drama ngayon? Hindi mo na ako kasi nilinaw. Bakal ba saan yan? Yung female lead, which is Baek Dong-ju, nakakakita at nakakausap niya yung mga multo at ginagrant niya yung mga wishes nila. Tapos yung male lead, guwapo. Sobrang guwapo. Baka ipagpalit mo na ako niyan, ha? Wednesday ngayon, di ba? Manonood ka mamaya? Malamang. Sama mo ko. No tayo, Yubo. Huwag ka na ulit magpa-cute. Hindi bagay. Dolina! Kakay drama to ni Yeri.